Mabuhay si BBM! Mga kasama, sino dito ang nagpunta sa Amoranto? Ako, napakarami. Alam niyo ho, ang nagpakilala sa akin, si Congressman Bingbong Crisologo. Pinakilala rin ako sa Amoranto. Ang sabi niya, ang susunod nating mayor, si Mike Defensor, magaling, masipag, subok. Ang ginawa ng kabilang partido, iniba yung video. Sinabi na doon, ang susunod nating mayor, magaling, masipag, subot. Sabi ko, Congressman Bingbong, sinabi mo ba talagang supot ako? Ang sabi niya sa'yo, wala akong sinasabing ganyan. Ang sinabi ko, supot. Sabi ko, pinakinggan ko, parang supot talaga pagkadinig ko. Ang sabi sa akin ni Congressman Bingbong, huwag ka na magalit. Pare-pareho naman tayo nila Winnie. Winnie Castellong supot. Sa inyo po lahat, pasalamat po tayo. Ang ating pong congressman, ang Rudy Fernandez ng Quezon City, Congressman Bingbong Crisologo. Sana all. Paggalang po sa ating kapitan, Kapitan Lobo, sa ating pong supremo ng konseho, Konseyal Resty Malanin, Kapitan Mau, Kapitan Butch, sa lahat ng mga kagabad na kasama natin. At dito po sa Tatalon, maganda gabi po sa inyong lahat! Victory! Angkop na angkop ang kanye na pinagdadausan natin dito sa ating proklamasyon. 1977, idineklara ng matandang Ferdinand Marcos na isang pabahay at palupa itong Tatalon. At ngayon, matapos ang ilang dekada sa darating na Mayo, ang idedeklara naman ng Tatalon na susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas, President Bongbong Marcos! BBM! Mga kasama, hindi pa tapos ang programa ng babae at palupa sa Tatalon. Marami pang kaguluhan na dapat tayong ayusin. At importante na magkaisa ang Pangulo at ang Mayor ng Quezon City para ang katiyakan sa paninirahan dito sa Tatalon ay matapos na. At sa Quezon City, wala ng squatter sa kanyang sariling bayan. Dito po, sa ating pagsulong at pagbangon sa ilalim ni Bongbong Marcos, sino po dito ang nawala ng trabaho? Maraming negosyo na lugi, tama? May pera pa kayo? May pampuhunan pa? Kaya nga po, ang pondo ng Quezon City, 30 bilyong piso. At dyan, ang gagawin natin, magpapautang tayo. Wala ng Quezon City ID. Basta kayo, may ID ng gobyerno, may GCash. Pauutangin kayo ng Quezon City, 20 mil. Walang interest. Ang babayaran nyo, 200 kada buwan. Sino gusto umutang dito? Lahat na gusto umutang. Ngayon mga kasama, sa ating pong syudad, nakikita ko maraming mga estudyante. Alam niyo ho, isipin niyo, ang lapit lang na Maynila. Ang pondo ng Maynila, 18 bilyon. Ang pondo ng Makati, 18 bilyon. Ang pondo ng Taguig, 12 bilyon. Ang tanong ko po sa inyo, ang mga estudyante nila, may libre sapatos, dito libre ba? Wala! Libre ang uniforme, dito libre ba? Wala!
libre ang gamit sa eskwelahan. Dito libre ba? Kaya nga po, panahon na ng pagbabago. At kung tayo ang pinakamayaman, 30 bilyon ang pondo natin, magbibigay tayo sa bawat estudyante ng Quezon City, libre sapatos, libre uniforme, at libre ang gamit sa eskwelahan. Sino dito ang pinihiram ng tablet? Pag nasira, pag nasira, pag nawala, pag walang pambayad, mga kulong. Kaya nga po, pag pinuntahan kayo at pinapasauli ng tablet, pumunta sa bahay nyo, magtago muna kayo. Dalawang buwan na lang, pagdating ng Mayo, pag-upo ni Mike Defensor, ni Winnie Castelo, ni Marvin Rillo, yung tablet na yan, inyo na, libre, bigay ng Quezon City. Sino dito ang hindi nakatanggap ng tablet? Gusto niyo naman ang libre ng tablet? Dalawang buwan na lang, pagdating ng Mayo, libre ang tablet nyo. Mamili kayo, Alaksan, Tosiran, o Bayo Jessic. Joke lang po yan. Ang sabi nga ni Winnie Castelo, sabi kanina sa akin ni Marvin, maraming Marites dito, tama ba? Maraming Marisol? Kaya nga, ang sabi ni Marvin Rillo at ni Winnie Castelo, huwag lang libre ang tablet, dapat libre pa ang wifi at cellular data. Dahil pag may wifi, ang chismis mas mabilis. Ngayon na, sa ating mga senior citizens, eto binanggit ko kay BBM. Sabi ko kay BBM, Mr. President, kawawa ang senior citizens ng Quezon City. Ang sabi niya sa akin, bakit Mike? Marami sa kanila hindi tumatanggap ng nakalagay sa batas na allowance na 500 kada buwan. Tama ho ba? Nakukuha niyo ba yung allowance? Kaya nga po, pag-upo namin at sinabi ito ni BBM, ipangako mo na sa mga senior citizens ng Quezon City, pag-upo ni Bongbong Marcos, tatanggap sila ng 500 peso allowance na dapat tanggapin sa ilalim ng batas. Ang hindi pumalakpak pag nag-senior citizen, walang allowance. At yung 100,000 na makukuha, pag 100,000 na, bababaan po natin, 70 years old pa lang, 50,000 pesos. Pagdating ng 80 years old, another 50,000 pesos. At pagdating ng 200 years old, 1 million pesos. Gusto niyo ba makita si Bongbong? Gusto niyo ba magpunta dito si Bongbong? Gusto niyo ba makamayan si Bongbong Marcos? Papabaliin ko po si Bongbong Crisologo! Ito na ho. Ngayon mga kasama, babalik tayo sa ating congressman. Simple lang naman po ang argumento ko. Gusto niyo ba ng isang congressman na makatao? Gusto niyo ng congressman na makamasa? Gusto niyo ng congressman yung nakakausap ninyo at nalalapitan ninyo? Higit sa lahat, pautangin kayo? Utang na walang bayad? Gusto niyo ba ang susunod na congressman ang taong makamasa, Marvin Rillo? Hindi ko marinig. Panalo na ba si Marvin dito? Panalo-panalo? Parang panalo ka na. Sigurado to. Pagka, gutom na po ba kayo? Burger! May bago na ho ngayon. Hindi na burger. Masyadong mahal. French fries na muna. French fries. French fries. Ngayon mga kasama, yung aking vice mayor, si Winnie Castelo. Alam niyo ho, ang taong ito,
nagkaroon ng demolisyon. Hinarang niya, may mga nanay, may mga bata, walang mga asawa, nagsitrabaho. At doon po sa paggarang ni Winnie Castelo, dahil ayaw niya mawasak yung mga bahay at itataboy yung mga tao, nagkagulo, may mga dalang baril at nagkaputukan. Mabuti na lamang, tumama lang sa gilid. Kung gumit na, supot na rin si Winnie Castelo. Castelo naman. Castelo, mga kasama, ang masipag tumulong. Ito po, papaliwanan ko. Kung masaya kayo na ang vice mayor ninyo ay nandun sa City Hall at nandun sa opisina, hindi ko na kayo kumbisin. Pero kung ang gusto ninyong vice mayor umiikot, nakikita ninyo, inaalam ang problema, hindi takot sa pandemya at patuloy na tumutulong sa taong bayan, ang tulungan po natin ang masipag tumulong, Winnie Castelo! Sa ating po lahat sa Tatalon, kayo po ba ay boboto kay Inday Sara Duterte? Alam niyo naman na ang kasama ni Bongbong Marcos ay si Inday Sara Duterte. Tama? Sino mga bisaya dito? At syempre ho, ang ating Pangulo, huwag niyo hong pababayaan dahil hindi kayo pinabayaan ang susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Bongbong Marcos! Kasama ang mga konsyal ni Bongbong Marcos, una po ang ninay ng bayan, Nanette Castelo Daza. Ang ating pong konsyala na babalik, Raquel Malangin. Ang ating abogado, Attorney Ariel Inton. Ang ating pong artista na may puso sa basa, Bobby Andrews. At siyempre po naman, ang asawa ng ating congressman na nagsilbi at babalik sa konseho, Amy Rillo. Sa atin po lahat na mag-usap kami ni Bongbong Marcos, binanggit ko sa kanya na dito sa Quezon City, 300,000 ang wala pa rin bahay at lupa. Na dito po sa ating lungsod, marami ang walang katiyakan sa paninirahan. Alam niyo, nung isang taon, dyan lang sa Apolonio Samson, giniba ang mga bahay, panahon ng Pasko, at wala po silang pinaglipatan, itinaboy lang basta-basta. At sinabi ko kay Bongbong Marcos na sa ating pagbangon, kailangan dito sa Quezon City, wala ng squatter sa kanyang sariling bayan at lahat may katiyakan sa paninirahan. Sino po dito ang wala pang bahay at lupa? Lahat na mababahay ng taas na kamay, lahat kayo, ibabahay ko. Lahat ng lalaki ng taas na kamay, ibabahay kayo ni Winnie Castelo. Mabuhay si Bongbong Marcos!